Kinikilala na po ngayon ng World Health Organization ang paggamit ng tradisyonal na gamot para sa mga sakit. Pero may ilang umaalma dyan. Maaari raw mas makasama pa ang paggamit ng mga yan. Nakatutok si Marie Sumali. Namulat daw sa traditional Chinese medicine si Sam Ong. Kaya hanggang paglaki niya, ito pa rin ang binibili sa tuwing magkakasakit. Kadalasan sa akin, mga ubo-ubo, ganun. Tapos, mga flu calls. Mas matagal yung pagkaano niya pagkagaling. Pero yung nga lang, ang inaano natin is at least safe tayo. Ang certified acupuncturist naman na si Ferdinand Dairo, 16 na taon nang gumagamit at nagpa-prescribe ng traditional na gamot sa mga pasyente. Bagamat naniniwala rin siya sa bisa ng Western medicine, mas nakita raw niyang epektibo ang traditional na gamot. Sa traditional Chinese medicine, makikita niyo po yung combination ng herbs, kung ano yung body constitution ng tao, ng isang individual, i-aakma siya doon sa plant energy, yung energy ng halaman. Ang tradisyonal na medisina, kinilala na ngayon ng World Health Organization o WHO bilang epektibong panggamot sa mga sakit. Inaprubahan na ng World Health Assembly, ang governing body ng WHO, ang pagsasama nito sa pinakahuling bersyon ng International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Dito sa Binondo, hile-hilera ang mga butika o tindahan ng mga traditional Chinese medicines. Pero hindi raw basta-basta makakabili ng mga gamot dito. Depende sa sakit, kailangan pa rin daw ng reseta ng Chinese doctor bago nila ibenta ang kanilang mga produkto para mas sigurong ligtas ang iinom nito. Pero hindi lahat sang-ayon sa pagkilala ng WHO sa traditional Chinese medicine. Gaya ng health advocate na si Dr. Anthony Liachon na 3 dekada nang nagpa-practice ng medisina. Yung dose hindi kasigurado at nagkakaroon ng toxicity sa liver at saka sa kidneys. Kaya ang dami rin na dialysis right now sa pag-inom ng mga herbal medicines or supplements na hindi natin alam kung ano ang contents nila, kung ano ang nilalaman nila, considering hindi naman eksakto ang dose minsan. Kung Chinese medicine po ang pag-uusapan, meron po yan 4 na component. Meron yung pang-contra or antagonist herb na tinatawag. Yun yung pangkontra doon sa toxicity. Punto pa ni Liachon, hindi raw lahat ng traditional medicine ay dumadaan sa Food and Drug Administration. Hindi mo sigurado yan kasi unregulated nga yan. So at the end of the day, pag ginamit mo yan, baka makasakit ka pa sa pasyente. Ang approach po kasi ng Chinese medicine is individualized. So hindi sila pare-pareho. So yung formula based on their body constitution. There are so many FDA-approved Chinese herbal medicine, around 100 plus. Ang Department of Health naman, isa lang paalala. Lahat po ng medicine po, drugs, ay na iniinom natin, ini-intake natin, ay dapat FDA-approved. Kasi kung wala po talaga FDA, hindi mo dapat siya ititake kasi hindi natin ginagarantiya yung kanyang efficacy and quality po. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.